Sana andito ka. Salamat. Balik ko kayo. Oh, Ched. Huwag mo sabihin na alala mo ang mga alaga mo. Abay, daig mo pa ang isang ina. Ano ho yun, Aling Pasing? Wala. Ang sabi ko, mahirap ang buhay ngayon. Lalo na kung may pamilya ka at anak na pinag-aaral. Naisip mo na ba kung paano palalaki ng anak ni Lino? Hindi pa nga ho eh. Aba, dapat pinaghahandaan mo na yun. Dahil ko ang ina nila ang aasahan mo, eh wala kang mapapala. Kawawa na may mga bata. Iniwan na ng ina. Hindi naman ho siguro. Kamag-anak ka talaga ni Lino. Martir ka rin. Talaga, Aling Pasing. Itong si Ched, martir. Hindi halata. Ano namang ginagawa mo dito? Kung meron kang iaabot galing sa amo mo, iaabot mo na. Pwede ba huwag ka makisawsaw sa usapan? Relax! Nandito ako para mag-deliver. Teka, ba't nakabusangot na naman ba yung mukha mo? May problema na naman ba? Baka naman makatulong ako o kaya si Sir Nick. Eh, yun nga yung problema eh. Yung amo mo. Gusto pa yatang kunin si Trudy sa amin. Eh, hindi mo naman maaalis kay Sir Nick yun eh. So, isa pa, mabait na tao naman si Sir Nick. Wala ka dapat ipag-alala. Talaga? Ika nga dito. Oh, eh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Ha? Wala, wala. Ikaw, ba't mo ako inatak dito? May iba ka bang gustong sabihin sa akin? Gusto ko lang malaman yung totoo. Ano ba talagang klaseng tao yung amo mo? Mabait ba talaga? Oo naman, si Sir Nick, mabait yun. Saka sa pamilya nila, wala naman ako nakikitang masama.